All the time, God is good. Tayo po muna ay tumayo sa ating opening prayer. Yes, Lord God, hallelujah. Yes, Lord, muli nagpapasalamat kami na kami ay tinago mo sa lugaring ito upang kami ay sama-samang magbigay pasasalamat, magbigay papuri sa lahat ng iyong ginawa sa buong isang buwang nagdaan, Lord God. Amen. Nawa po, Lord, ngayong umagang ito, ang iyong mga anak na gagamitin, natatayo sa iyong harapan, Lord God, ay magiging taluburan sa iyo, Lord. At nawa po, Lord, ang aming mga kasamahan na hindi nakarating sa umagang ito, sila rin po, Lord, ay iyong pagpalain, Lord. Dinadalangin po namin, Lord God, ang iyong holy presence ay paramdam mo sa bawat isa sa lahat ng iyong mga anak na narito ngayong umaga nito. Marami pong salamat, Lord God. Peace we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Excited po ba tayo ngayong umaga nito? Amen! How excited po? Very. I'm sure very. Sa loob ng more than three weeks na din natin pagkikita, nawa po, Lord, yung araw na yon, lahat ng araw na yon ay naging kapakipakinabang. Nawa po, Lord, ang mga araw na susunod, mga lalong-lalo na ang araw na ito, ay magiging kaluguran sa iyo. Sa mga linggong nagdaan, I'm sure dumanas tayo ng maraming problema. Maraming suliranin, maraming alalahanin, na-stress tayo, at minsan ay nababalisa. Sino po ba ang hindi nagkaroon ng problema nung mga nagdaang mga linggong yan? Meron po bang nagkaroon ng problema o walang paglagyan ng problema? So, kung anuman po ang problemang yan, dapat po yan ay ating ibinigay na lamang sa ating Panginoon. At kung anuman po ang kanyang will, ay siya rin pong masusunod. Thy will be done. Yes. Amen po ba? Amen. Ngayon po, para ang mga problemang yan ay ating malunasan, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita natin at mababasa natin sa Psalm 55 verse 22. Ganito po ang sinasabi. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Amen? Sa Tagalog naman po, ng yan, ilagak po natin kay Yahweh ang ating mga suliranin, ang ating mga alalahanin, at ipagtatanggol niya tayo. Kaya, ang taong matuwid ay hindi niya bibiguin. Amen po ba? Amen. Kung lahat po ng ating mga problema ay ilalagat natin kay Yahweh, ito po ay kanyang bibigyan ng solusyon. Yun lamang po ay may kaagadpag itong dapat tayong gawin. Hindi lamang po i-offer natin sa kanila, sa kanya, hindi lang po ibibigay natin sa kanya ang lahat ng ating problema, kundi meron din naman tayong gagampanang tungkulin para pong give and take. Hindi lang po dinadain natin yung problema sa kanya, kundi tayo po ay merong susundin. At ano po ang susundin natin ito? Ito po ay susunod tayo sa kanyang pagustuhan, sa kanyang mga kautusan. Kung nagagampanan po natin ang kanyang, o nagagawa po natin ang kanyang mga kautusan, siya po ay kusang loob na lulutasin ang ating mga problema. Amen po ba? Sa dami po ng ating problema, wala pong ibang tayong lalapitan, wala pong tayong ibang dudulugan kundi lamang ang ating Panginoon. Amen po? Ngayon po, dadako tayo sa Psalm 23, verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside quiet waters. Si Yahweh po ang ating pastol. Ano po ba ang kahulugan natin pag sinabing pastol? Ang pastol po ang nag-aakay sa atin, ang sumusubaybay, ang gumagabay sa lahat ng ating ginagawa. Siya po ang umapatnubay at nag-aalaga sa lahat ng kanyang mga tupa. Amen po? Ikalawa po, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. Pinahihimlay niya tayo sa luntian pastulan at inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Ano po ba ang pastol? Siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Ano po ba ang ibig sabihin ng tahimik na batisan? Ito po ay ang wala pong pagkauhaw. Pag po tayo dinala niya sa tahimik na batisan, ibig pong sabihin dito, wala po tayong uhaw, wala po tayong gutom. Nandiyan po lahat ang ating kailangan. Ang tahimik na batisan po, huli, pag diyan po tayo dinala ng ating Panginoon, ibig pong sabihin, wala tayong uhaw, wala tayong gutom, sagana tayo sa pagkain. Wala na po tayong hahanapin dahil yan po ang tinatawag na tahimik na batisan. Isa rin pong pag po tayo pinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga problema, di po tayo sa practical na buhay po, di po tayo mababaon sa utang, di po tayo magkakautang-utang. Kung sa Panginoon po natin binibigay ang ating problema, sino po ang ating hinahanap pag tayo po ay maraming problema? Sa realidad po, ang hinahanap po ng tao pag nakamukmuk na po sa problema, ang number one pong solusyon nila ay humanap po ng bumbay. Di po ba mali yun? Ang dapat pong hinahanap ay ang Diyos, hindi po ang bumbay para lumutas sa ating mga suliranin o sa ating mga kagipitan. Di po tayo mababaon sa ating pagkatautan. Kaya, Diyos lamang po ang dapat nating lapitan, ang dapat nating hanapin, at ang dapat nating pagkatiwalaan. Lalong-lalo na po ngayong pandemic na ito na talagang mararamdaman po ng bawat isa ang hirap ng buhay. Subalit, kung tayo po ay nakakapit sa ating Panginoon, lahat po ng iyan ay kanyang tutugunan sa tamang panahon. Amen po? Yun lamang po ang maikling salita ang ating pagbubulay-bulayin sa umagang ito. At nawa, sa susunod na linggo, tayo ay magiging tuloy-tuloy na ang ating pagsamba sa gawain ng ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Tayo po ay dadako na sa ating praise and worship.